tapat naman yung pinag-iwanan ng bilin. No, natunay nga na ang pumabuto ni Jose ay kanalang dinala. Pansin po natin ito sa Exodus chapter 13 verse 19, no, nung sila ay pinamunahan na ni Moses na sila ay palayain mula sa Egypto at dalhin sa Kanaan. Ang sabi po ng banalang sulatan ay ganito, and Moses took the bones of Joseph. Okay, tulad na ikinagbili ni Joseph na dalhin yung kanyang mga buto, at naniniwala rin si Moses, no, na pinangako ng Diyos at muna'y natutuparin niya. So yung patagubiling ni Joseph ay kanyang ginawa. And Moses took the bones of Joseph with him. So, Joseph had made the children of Israel take an oath, saying, God will certainly keep you in mind, and you are to take my bones away with you. So, bago mamatay si Joseph kasi, nagkaroon sila ng sumpaan eh, diba? Ako, mamatay ako, pero pangako, dadalawin kayo ng Diyos, ililigtas kayo ng Diyos. Pero, huwag niyong pabayaan yung aking buto. Yun ang aking tagubilin. Yun yung kanyang last will. yung kanyang last wishes. last wish. No? Sa mga iiwanan niyang mga kapatid. No? Na kung sakaling mamamatay ako at ibibigay sa inyo ng Diyos ang Kanaan, eh sana naman, dalhin niyo rin yung aking. So, nung mamatay si Moses, hindi nga nakarating sa Kanaan. So, paano makakarating yung buto ni Moses? Ay, ni Joseph. Kung hindi ito dadalhin ng mapag-iwanan. Kaya doon sa Joshua, makikita natin sa Joshua chapter 24 verse 32. Ganito ang ating mababasa. Okay, ang babasahin po natin ay nasa Bible in basic English. Baka yung binabasa niya King James, medyo may hirap pero basahin niya. Baka sabihin niyo, baka iba-iba yung mga wordings na nababasa niyo. Ito po yung basic English Bible ang ating pong babasa. Sabi po naman ng kasulatan ay ganito, and the bones of Joseph, which the children of Israel had taken up from Egypt, they put in the earth in Shechem, in the property which Jacob had got from the sons of Hamor, the father of Shechem, for 100 shekels. Ito yung pera nila sa ano, euro, diba? Sa Japan, yen. Ito yung pera nila sa shekel. Okay, and they became heritage of the children of Joseph. So makita natin, matapos si Moses, no, namatay siya, no, hindi niya napagpatuloy, na hindi niya nadala yung buto, pero sa pamuna ni Joshua, ay ano, ay sinikap rin na yung ipinangako nila bago mamatay si Joseph na buto niya ay madala dun sa lupain ng Kanaan. At tunay na nangyari po yun. Babasahin natin sa Ezekiel. Bakit? Anong significance? So bakit nadadali yung buto? Kasi may pangako ang Diyos eh. Na kung sila'y mamamatay, sila'y muling bubuhayin. Kaya nga, yung mga buto ay ano, ay pinagsikapan ni Joseph na kung sakaling muli siya bubuhayin, ano, andun yung buto niya doon sa Kanaan. Pero, hindi naman po yung itong mga ito, mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph, maging sa panahon na maging si Moses, hindi po nakarating sa Kanaan. Inamatayan po nila ito. Natanaw na nila sa malayo. Pero ito ay hindi nila nakamit. Pero maasa sila sa Diyos, dahil ang Diyos ang nangako, ito ay kanya, ano, tutuparin. Okay? Kung hindi man nila nakamit ito, naniniwala ang mga ito na, ano, na sila ay merong paglalagyan. Okay? Nagawa niyo ba? Kaya ito sinulat na sumulat na sumulat ng Hebrew para sa kanya sa mga sinusulatan. Alam na natin yung nangyari doon. Alam na natin yung nangyari sa mga sinusulatan. Okay? Ang mga sinusulatan, matapos na sila'y maliwanagan, sari-saring pagsubok ang kanilang, ano, ang kanilang dinanas. Ang iba sa kanila, inuni, pinakain sa leon, ang iba sa kanila sinunod sa arena,
Ha? Ang iba sa kanila ay nagawa ng pag-aari. So, ang iba sa kanila, tuwing darating ang araw pagkakatipon, hindi na dumadal o naduduwag na sapagkat ano, kung sakali kayo mahuli, ikaw ay pakakain sa iyo. Kaya kung binabasa natin yan, mayroon mga nag-uugali na hindi na dumadalo. So, ang iba sa kanila natatakot na. Kaya, isinulat ito ng sumunod ng Hebrews para sa, sila ay ma-encourage na kung sila'y nanampalataya, huwag silang bibitaw sa pananampalataya. Sapagkat kung nangako ang Diyos ay tunay na tutupad sa kanyang pangako. At dito makikita natin si Abraham na matay, hindi niya napamit ang tanahan. Si Isaac na matay, hindi niya napamit ang tanahan. Si Jacob na matay, hindi niya nakamit ang tanahan. Si Jose na matay, hindi niya nakamit ang tanahan. Maging si Moses, na nanguna sa paglabas sa Egypto para makarating sa Kanaan ang mga Israelita, pero si Moses, maging si Moses, hindi po niya narating itong Kanaan. Pero namatay sila doon sa kanilang pananampalataya na ano, natutuparin ng Diyos ang bagay na kanyang pinangako. At ito'y nagsalin-salin sa iba't ibang generation. Eh ano man tatamuhin namin, hindi naman namin nakamit yung Kanaan. Di ba? Tingnan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan.